wala na akong motor. Wala na yung beat ko. Yung nasa vlog ko, wala na po yun. Ipapakilala ko lang sa inyo yung dealer na mabilis na maglabas ng ORCR. So, natin na natin yung certificate at saka yung resibo na yung motor na nabili natin. Tapos uwi na tayo. Nakasamba na yung ating click. So what's up mga boss, at welcome back ulit sa ating YouTube channel. So today mga boss, yun na nga, wala na akong motor. Wala na yung beat ko. Yung nasa vlog ko, wala na po yun. So ngayong araw po, ipapakilala ko lang sa inyo yung dealer na mabilis na maglabas ng ORCR. Kasi marami namang mga dealer dyan na naglabasan dyan na bilihan ng motor, hulugan, cash. Ang tagal naman lumabas ng ORCR. Siyempre, alam nyo naman, pag wala pang ORCR, hindi nyo magagamit yung motor nyo sa travel. Huhulihin kayo pag for registration. So, kasama ko, tropa ko, yan. What? Sinamahan niya ako, gamit yung kanyang sasakyan. Kasi, wow. Para pagkabili namin, sasakay na lang sa likod. Yo, kasing mainitan. Di joke lang. Anyway. Ayan, shout out sa iyo, pre. Yan. So, mamaya bibigyan namin kayo ng konting proseso kung paano, at gagawa natin to ng second vlog kung gaano ko talaga kabilis nakuha yung ORCR. So ngayon, ipapakilala ko lang muna kayo dun sa dealer at saka sa kung sino hahanapin nyo, para kung sakaling gusto nyo kumuha ng motor, hulugan at saka cash, dito na po kayo pumunta mga boss. Again, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at follow nyo kami sa aming Facebook page para updated kayo sa lahat ng video na ginagawa ko. So ngayon, meron na tayong 89,000 na followers sa ating YouTube, ay sa ating Facebook page, at 19,000 naman sa ating YouTube channel. Salamat po sa tiwala nyo, salamat po, at hanap pa tayo ng iba. Shoutout dyan sa mga bago nating mga motovlogger na nakakulab, si Daily Bike Driven at si Dekeboy TV. Syempre, si Jao Motovlog, matagal na natin yung kasama. Si JTV Katagumpay, shoutout sa'yo Lodi. At nabisita mo yung shop ko. Panoorin nyo sa mga channel nila yung pag-maintenance namin sa motor nila. At officially, tinanggap nila yung offer ko na tayo, si Window Shop, yan. Oh! Yung mag-maintenance ng motor nila mga lod. What? Salamat po sa tiwala nyo. Sa next video, magbibigay tayo ng mga promos, discount sa mga subscriber nila. At wow! Sa lahat ng mga subscriber nila, baka naman maligaw kayo sa channel ko. Marami tayong mga video na nagawa na. Mga maintenance na hindi naman po masasayang ang oras nyo pag pinanood nyo yan mga boss. Again, malapit na kami. Pip up na yun, di ba? Pip up na kami. Papakilala ko sa inyo yung dealer na kukuhanan ko ng motor. Ang kukunin ko po pala is click 125. Click 125 para ayoko ng keles kasi para disusi siya. Tapos lalagyan natin ng kill switch. At yun, ang bagong eksperimento, palalakasin natin. Popormahan natin ang budget meal na maganda. So, what's up? Nandito na tayo mga boss. Ito si Sir Arnold. Yan. Hanapin nyo sa Triumph. Patulong tayo. Patulong kayo kung bibili, mag-fill kayo ng motor dito. Sir, shout out. Shout out sa mga natin yan, mga friends. Especially sa San Miguel, Bulacan. Yun. Kailangan natin dyan. Sa mga dealer mo dyan. Dealer natin, Casco Market. HJC number 1. Yun. So yun na, ipaprocess na natin yung ano, yung papeles para makapag-appeal na tayo. Ayun si sir, oh. Sir. Yan. Yun, nag-appeal tayo. Pupunta na natin yung motor, mapipiliin natin.
So, yun. So, yun mga boss. Wow! Yung mga motor. Yo. Eto. Yun. Pwede na yun. Ada sir. Wow. So ito na siguro. Yun o. Okay na to. Salamat sir ah. Sa sakyan niya. Wow! Iwala na ba yung issue nito, sir, yung ano? Yung panel niya? Yung panel niya wala na bang issue? Kaya yung ano, yung nagmo-moisture, sir, wala na. Wala na nang issue yan, yung nagmo-moist. Dito sa panel. Oo. Wow! Okay na, sir. Tapos palitan na ng shinko tire agad. Teddy, wow! So ito na. Black orange. Tatanggalan na lang natin ng decals para magmukhang 150. Wow! Para magmukhang 150. Hey sir! Sir, shoutout mo na ano? Ay, hello po. Lahat ang gusto kumuha ng motor. Oh, sige po, lahat po ng gusto kumuha ng motor, punta lang po dito sa Triumph Caloocan po. May mga branches po kami sa West, sa Fairview at Sata po. So, inalagay ko yung number mo, sir. Sige po, Bert po, Bert Cruz po, ha, pagka kailangan nyo po, tawagin nyo lang po ako at puntahan nyo lang po ako. Salamat po. Yung binanggit mo kanina, sir, yung normal na gano'ng katagal yung RCR? Ay, yung ORCR po natin, yung registration na process po natin, normally, ang commitment namin 30 hanggang 45 days. Pero pagka kumpleto naman po ng documentation, minsan 1 week, 2 weeks hanggang 3 weeks. What? Kumpleto naman po ng documentation, minsan 1 week, 2 weeks hanggang 3 weeks. Ano lang yun? Yun po yung pinakamabilis namin. Pero alam naman po natin yung sistema natin sa LTO ngayon, palaging doon yung system. So best effort po tayo palagi dito. No? So at the same time, pag bumili po kayo ng click, kasama na po helmet, registration, at TPL insurance. Tapos 2 years po ang warranty natin. Okay, pagka ano lang po, punta lang po dito sa Triumph. Salamat po. Yung number niya, ilalagay ko sa baba, sir. Ha? Yes, sir. Thank you. So yun na mga boss, i-stencil yung ano, yung chassis number. Ayan si sir. Ay. Yan. Shout out, sir. Sir. Shout out pala yan sa mga ano, bumibili ng click. So ito guys, ang gagawin, anong gagawin mo ngayon, sir? Kukunin mo lang yung stencil ito yan. Yung stencil, sir, para ito kasi kailangan para ma-registro. Kasi pag wala to, hindi ito ma-registro sa ano? LTO. LTO. Ito importante ito. So, di nyo pwede makita. Ano ba sa akin ito, sir? Window shop, sir. Ah, window shop? Ah. May account ako dito. Ah, may account. Ah, bumili na ako ng motor. Ah, pyesa. Ah, pyesa ako kay Sir Arnold. Sir, nakikin mo na sa para makikin. Patakpan ko na lang to. Patak. May service ka doon, diba? Oh. So, check natin, kakabit natin yung to manual. Manual na hindi binabasa. Stock lang. Kaya importante yan. Pag, ano, importante yan eh. Pag may mga tanong ka sa motor na sir, andyan lahat. Andito na lahat. Tuwing kailan pinapalitan yung kung ano-ano, nandito na po lahat. Kaya basahin nyo ito. Pinabaliwala kasi ito ng iba eh. Anyhow! Ang gamit yan. Pero kasi pag magpa-service ka, dito kasi record yan. Sa likod. Ayan, dito yan. Para in case na may mga factory defect, may pag may complain ka, ma-monitor. Ma-monitor 'yan. So, andito na 'yan. Dati. Hindi na ba nagmo-moisture, sir? Sa akin, sir, wala naman. Wala na. Huwag lang tsambahan lang din 'yan, sir. What? Tsambahan. Sana 'wag naman sa akin mo tsambahan.
ano naman sir, pag may boomers lang, papalitan naman yan. Oo. Pero sana wag naman. Wow! Hassle. Oo. Hintayin mo pa eh. Pero kung mapiyesahan na, mabilis lang naman mapalitan. Palitan na agad. So, kinakabit na yung side mirror natin. Tapos yung battery. Yung battery natin is B, ano, GS. Ay, di na iluwasan, no? GS ang battery. Pogi. Oh, pogi. So, yun na siya, mga boss. Wow! Yan. Click, 1, 2, 5. Ayos. Hindi ko na ni-record yung paliwanag ni sir. So, typically yung maintenance at saka yung insurance, yun naman yung gusto niya sabihin. So, natin na lang natin yung certificate at saka yung resibo na yung motor na nabili natin. Tapos uwi na tayo. Na-miss na ako din sa shop. No, napaverify ko naman sa iyo na tama, no? Ito yung model code, engine number, chassis number at yung color meaning. Lahat ng details ng motor at yung pangalan address, yan po yung mag-a-appear sa ORCR o yung rehistro na tinatawag. Okay? Kaya ako pina-check sa iyo para kapag may discrepancy, medyo i-correct po natin. So, definitely sa LTO po na nagka-problema dahil ito po yung pagbabasihan nila. Okay? So, ito po yung proof ng pagkakabili niyo, yung pinaka-resibo po natin. Original duplicate sales invoice number, yung amount po, no? At the same time, bukod po dito sa original na sales invoice, nag-issue din po ako ng certification. Ano po nakalagay dyan? Siyempre, nakalagay dyan yung pangalan ninyo, yung address ninyo, yung details ng motor, na nakaduplicate naman po dito sa resibo. So, ano pong ibig sabihin ng certification? Ang certification po, nagpapatuloy na kayo na po yung legitimate owner ng motor, no? Okay. Sa inyo na yan, nabili niyo po sa amin at nabenta namin sa inyo. Ano pa rin po yung nakalagay dyan sa certification? Nakanote na rin po dyan for process na sa LTO NCR at ang commitment ko within 30 hanggang 45 days. Sir, before mag-lockdown, within 45 days, hindi na po kami lumalabas na yung rehistro, no? But basak, ganun pa rin po yung system natin sa LTO. Pwede pong mangyari yan. Ngayon po, sabi ko nga kaganina, possible po ng mga minsan 1 week, 2 weeks, hanggang 3 weeks na pa-process naman natin. So, yun na nga mga boss. Yan na. Nakasama na yung ating click. Salamat po kay Sir Bear na tumulong sa atin. Sana mailabas ng ORCR ng mabilis. At alam ko naman, sa Honda, mabilis talaga maglabas ng ORCR. And, shoutout kay Sir Arnold na tumulong. Ayan, tatali lang namin mo. Yung airplane mo, yung airplane. Mamaya na, matapos yung airplane ni Sir. So, yun mga boss, at gatas ito, uwi na kami. At salamat sa panonood nyo again. Sa lahat ng gusto magkabili ng cash, bumili ng cash na motor kay, ano, Sir Bear, hanapin nyo lang po sa Honda, si Sir Bear po. So, again mga boss, window shop, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. Follow nyo kami sa aming Facebook page. Salamat po.